Ayun mga boss, nagpag tayo ng ball race. Kasi yung ball race ng entry to ha, Yamaha entry, yung nararamdaman ko parang na siyang magatol o malubak. Saka pag pinipire mo siya, nararamdaman mo na bako-bako na yung pagpipreno mo. Nagwiwiggle. So, tinanggal ko yung pinaka ball race. So, ito yung ball race na nandito sa ibabaw. Ayan, dito yung nakalagay. Tapos, pinugot ko yung pinaka kinidor. So, ito yung makikita mo rito. Ito kasi boss, mga 6 na taon na kasi ito eh. Ayan, ito yung papalitan natin ito ng knuckle bearing. So knuckle na siya, ibabalik natin. Ito kasi stock pa ito eh. Hindi ko pa ito nababalik na magmula nung binili natin yung motor. So, wala naman siyang, kung makikita mo, wala naman siyang diferensya. Pero pag ginamit mo, ramdam mo na yung bako-bako. So, tatanggalin muna natin ito. Ayan, dalawa, ibabaw yan, tsaka ilalim. Mas malaki yung sa ilalim. Ayan, mas malaki yung ito yung ilalim. Tapos ito yung ibabaw. Ayan, yung makikita nyo, mas malaki yung sa ilalim kaysa sa ibabaw. Para pa na kalawang bisilipin natin ito. Ayan, may kalawang na yung pinakalagayan. Tatanggalin natin yan. Linisin natin. Tapos tanggalin natin. Linisin natin yan. Tanggalin natin yan. Okay. Tapos pakita ko sa inyo yung binili natin yung knuckle bearing. Okay. Ito yung binili natin knuckle bearing na papalit natin dun sa ball race ng stock. Okay. Binuksan ko na ito kasi para makasigurado tayo na okay yung in-order natin. Okay. Ito yung itsura nya. Ito yung ipapalit natin. Nalagyan natin yun ng maraming grasa para sure tayo na maganda yung magkakaroon. Pero makikita nyo, hindi sila magkapareho ng laki. Mas malaki yung ilalim kesa dun sa ang ibabaw. Tanggalin muna natin yung nakalagay dun para may palit na natin ito. So yun, sa pagtanggal nito, itong naiwan na to na pinakabakal na to, tsaka dun sa ilalim, so pupukpukin natin yan gamit itong ayan, ganito na ayan, kung pwedeng tubo, kung ano man yung matigas na pwede nyong ipasok dyan sa loob, kasi ipapasok natin yan dito sa pinakailalim dito sa ilalim yan dyan, napasok natin yan dyan napunta rito sa ibabaw yan, tapos yan pupukpukin natin yan paikot or taas baba para matanggal natin yan gamit tayo ng martilyo yan. So ngayon ito yung gamit ko, itong bakal na to para matanggal yung natira na yan nung naiwan. Ganyan gagawin natin dyan sa ibabaw at saka dun sa ilalim. Same pag sa ilalim naman, dito mo naman papasok sa ibabaw para matanggal mo rin yung isang ganito na nasa ilalim. So, tanggalin na natin. Ayan, nakita nyo, tatanggalin na natin. Ito lang yan. Kataya na sinabi. Pasok lang natin yung dyan sa ilalim. Lagi po po lang natin. Ayan, makikita nyo. Ganyan lang. Habang pinupukpong mo ang tubo, lalabas yan. Dandaan. Ayun.
So, tanggalan natin yung natira dito. Yan, yan. Kasi hindi natin may papasok yung binili nating bearing na bago. Pag nandito to, itong natira na to. So, lilinisin natin yan. Ganon din gagawin natin sa ilalim. Tanggalin natin yung isang ganito. Pupukin din natin. Yan natin. So, yun. Tanggalan natin yung sa ilalim. Tapos ito yung sa ibabaw. Ayan. Meron na rin talaga siyang tama. Na tamang hindi na umiikot yung pinabulitas niya kasi may mga gasgas na rito na hindi na siya umiikot. Tapos dito sa side na to, walang gasgas. Mas hindi talaga siya umiikot. Ayan, papalitan natin yan. So, itong natira dito, tatanggalin din natin yan, yan. Yung sa ilalim. Ayan, tatanggalin natin yan. Gamit lang kayo ng isang kahit bakal na solid. Tas, ayan, sisikwatin nyo lang yan dito sa ilalim. Pupukpukin nyo lang yan dyan. Yan, paikot. Paikot lang yan dito. Yan, sikwatin nyo lang dyan, pupukpuk. Paikot. Tanggalin na muna natin. Ayun guys, kung meron kayong mga screw yan, screw or mga bakal na mga ganito, pwede nyo yung pansikwat dito sa tatanggalin natin yan. Yan. Pukukin nyo lang yan paikot. Patanggalin natin. Sa okay yan, meron kayong mga bakal na ganito, pang pukpuk dito sa likod. Yan. Yan. Para masikwat. So ito ngayon, ito yung ginagamit ko, yung screw. Para matanggal natin. Kasi ito, mayroong matulis yung dulo para pumasok doon sa loob. So, tanggalan natin yan, oh. Ngayon dito. Ah, linisin natin ito. Oh, yun na nga po mga boss. Ayan, ikabit na natin yung ating knuckle bearing na pinalitan natin sa ball race dati. Ayan, nilagyan natin ang grasa. Madali lang naman po ipasok yan. Ganon din, oh, paano itinanggal. Mas madali naman siya ipasok. Ayan, nilagyan natin ang grasa. Tapos sa ibabaw, ganun din. Yan. Yan. Itong nasa ibabaw naman, yan, pagbaon nyo yan, susok-sok nyo lang din yan. Tapos, babaon nyo lang yan. Angat nyo ang kusa. Maluwag siya lagay, maluwag. Yan. Papasok natin, tapos higpitan natin para makita natin kung goods ba, kung sasalpak lahat yung manibela, tsaka yung mga tinanggal natin. So guys, pagka hindi lapat yung bearing mo dito, tsaka doon sa ilalim, hindi mo may papasok sa M3 yung manibela niya. Kasi dapat sakto siya. Meron siya kasing lock na nandito sa pinakapuno ng tinidor. Papunta rito, yung lock ng tornilyo. Yung lock ng tornilyo na nakasoksok dito. Yan. Yung gitna niyan. Yung sa gitna niyan, may lock yan dyan. Yung tornilyo ang pinaka-lock niya dyan. Ngayon, pagka ang bearing mo ay hindi lapat, hindi mo siya may sasagad dun sa sinasabi kong lock. Dun sa tornilyo. Mamaya, mapakita ko sa inyo kung sinasabi kong lock. Kabit na natin.
Okay, dapat natin to. Ito. Tapos na rin natin kung tinanggal natin kung ano yung tinanggal natin, balik lang natin yung dati. Okay, natin ito. Isa pa, ito dalawa pa eh. Dalawa yung magkapatang. So, ayan, kaligyan natin yan. Tapos guys, kung wala kayong pantanggal o panghigpit, ito lang yung ginamit ko. So, pwede naman to. Kung kayo-kayo lang din magagawa. So, meron naman yung pinaka-hitan. Una nyo lang higpitan yung ilalim hanggang makuha nyo yung tamang lambot. Bago nyo sunod yung taas. Ayan. So yan, pag ganyan, matikas na yan. Balik nyo na lang konti ilalim para mag-block. Yan, pupupon nyo rito. Tapos ito, sagad din. Pag umikot na yung pangalawa, balik nyo lang ng konti yung ilalim para mag-block silang dalawa. Tapos ka na? Ito nga pala sinasabi sa inyong lock. Ito, yung tinatamaan ng tornillo. Yan, yan tama yung pinakalock mo sa bukas ng tornillo. Pag ginamit yung handle bar din, tapos ito. Lock yan sa manubela para pwede na luwag yung tornillo, hindi pa rin siya liliko dito sa butas. Meron niyang nakalagay sa loob eh. Dapat sa sentro mo yan, itatama mo siya dito. Double. Kabit na natin. Gawin. Huwag niyo kalimutan yung goma, ba? Makalimutan yung goma na cover dito sa babaw.
Ito yun. Ito yung may lock. Hindi nyo may papasok to. Pagka may diferensya o may problema yung pagkakalagay nyo ng bearing. Kaya dapat lagi sigurado sa order na bearing sa mga ilalagay nyo, dapat sakto na pang doon talaga sa ginagawa nyo sasakyan o motor. So, ipitan natin. Sabang naman natin yung